guys, welcome sa aking YouTube channel. Tuya. Ngayong araw, nakakabagot na magtambay. Sakto, day off ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, punta tayo sa park para magpahangin. Sabi niya, sige. Dali natin yung natirang tinapay na hindi mo nakain. Sakto, dinala namin dahil ipapakain namin sa mga isda. Sabi ng asawa ko, ang dami daw ng mga lamok. Iwan ko ba? Araw pa pero ang daming lamok dito. Nagulat ako ang lalaki, tapos mayroon pang lumitaw na mga pagong. So ayon, dalawa na ano sila, nag-aagawan sila sa pagkain, siguro mga gutom. Sobrang tuwang-tuwa ako ang lalaki. Pero makikita niyo guys, yung tubig hindi na malinaw. Mukhang hindi ata nalinisan. Dito kasi sa park ngayon, parang mayroong ginagawang maintenance. May park na mga inaayos. Kaya kunti yung mga tao na nagsisipunta dito ngayon. At lalo pa ngayon na mayroon pang mga virus na kumakalat. Magsiingat po tayong lahat mga kababayan na andito sa Taiwan. So ayun na nga, habang nagpapakain ako sa mga isda at sa pagong, lumapit naman yung mga kalapati. Pero ayun, dahil gusto rin ng kalapati kumain, binibigyan ko siya. Pero minsan hindi ko nakukuhaan ng video dahil focus ako sa pagvideo sa mga isda. Tuwang-tuwa ako. Tinanong ko pa yung asawa ko kung pwede ba kainin yung mga isda. Sabi niya pwede raw. I'm not sure. So ayun na nga, tingnan mo yung pagong, gusto na niya talagang umakyat. Dahil gusto niyang kumain, hindi kasi siya nakakakuha ng pagkain. Pero yun na nga, nakita ko konti lang yung dala naming pagkain, parang hindi sila lahat nakakain. Sabi ng asawa ko, sa susunod na day off niya, babalik ulit kami para magpakain ng isda. Bibili kami ng tinapay para yun ang aming ipapakain. Habang kukuha ako ng video, ang asawa ko naman ang nagbabantay sa anak namin. Kasi sabi ko po, kaya pumunta ako dito sa park para kumuha ako ng video. Alam nyo na guys, para may pang content man lang tayo, kailangan kasi natin na may update sa ating YouTube channel. Patuyaw na eh. Oh, hinto. Umintay kuko. Tapuyaw, puyaw. Ay! Oh! Ay! Hey,
O kwento. Ayan, tapos na kami nagpakain ng isda at ng tagong. Naubos na rin kasi ang pagkain na dala namin. So ayan, umikot-ikot kami sa park para kumuha ng picture. Taran! Siya kasi ang bida. Marunong na siya mag-smile sa camera. Nakikita sa mga photos na masaya talaga ang anak ko na nakalabas kami. Tapos pag sinasabi, picture tayo, nangyipit siya. Marunong na siya maka-intimidate. Kailangan mo lang talaga para sa ating bata, araw-araw, para matutupo siya. Lumubo talaga ang katawan ko, simula na nanginap ako. Parang nag-double size na ata ako ngayon. Tuwang-tuwa siya. Tingnan mo naman. Laki ng ngiti. Ayan, dalawa lang kami ng anak ko ang nakuha na photos. Dahil lang asawa ko na yung pagkakuha sa mga. Hindi ko naisipan isama siya sa picture. Dapat yan yung dalawa lang. Tapos, kinuhaan ko yung mga ibon na, actually hindi siya ibon, mga kalapati na lumilipad-lipad. Ang mga kalapati dito ay maaamo at hindi sila takot sa mga tao. Lumalapit sila dahil may mga tao talaga pumupunta dito sa park para magpakain sa kanila. Tapos, ayan, kinuhaan ko lang ng video. Habang kumukuha ako ng video, nagtaka ako bakit lumalapit yung mga kalapati sa akin. Sakto naman, nangangalay na yung kamay ko sa kukuha ng video. Kaya nilapag ko ang cellphone ko, saka ko kinuhaan ng video ang mga kalapati. Tingnan nyo guys, nakakatuwa. Hindi sila takot sa mga tao. Ang aamo nila.
Ang sarap pakinggan yung huni ng mga ibon / kalapati. Hanggang dito na lang guys. Salamat ulit sa suporta, sa panonood sa aking mga videos at saka sa aking mga bagong upload. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.